Noong bata pa ako, palagi kaming pumupunta ng mga magulang ko sa bahay ng lola ko. Nakatira siya sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Sikihor. Maliit lang ang bahay niya at iisa lang ang kwarto nito. Sama-sama kaming natutulog sa kwartong iyon ng lola ko. Sila sa mga kama at ako naman ay sa banig. May ilang linggo rin kaming nagbaksyon sa bahay na iyon ni lola. At walang gabing hindi ako binabangungot. Lagi akong nagigising, napawis na pawis at sumisigaw. Pinupuntahan naman ako agad ng mga magulang ko at tinatanong nila ako kung ano daw ang nangyari sa akin. Sinabi ko na may isang malaking lalaki na gustong kumuha sa akin. Malinaw pa sa aking alaala ang sanhi ng aking mga bangungot. Tuwing gabi kapag tumitingin ako sa bintana ay may nakikita akong isang lalaki na nakatago at nakasilip sa mga kortina ng bintana. Malaki ito at maitim. Hindi ko masyado makita ang mukha niya dahil madilim. Matangkad ito at mabuhok. Lagi itong gumagapang papalapit sa akin. Dahan-dahan, unti-unti. Talaga namang nakakakilabot ang mga sandaling iyon. Lumalapit siya sa mukha ko at palaging may ibinubulong, pero hindi ko naman maintindihan. Gusto kong sumigaw sa takot, pero hindi ko magawa dahil sinasabihan niya ako ng gabi-gabi, hindi ako pinapatulog ng lalaking iyon. Kaya kung minsan, ayaw ko nang matulog para hindi ko na muli pa siyang makita. Lumipas ang mga araw, hindi na lang siya lumalabas sa panaginip ko. Maging sa umaga ay nagpapakita na rin ito. Isang hapon, habang kami ay nanonood ng TV ng mami ko, napatingin ako malapit sa bintana nang bigla na lang nakita ko sa pagitan ng mga kortina yung malaki at nakakatakot na lalaki. Nakatawa ito at nakatitig sa akin. Nilagay niya ulit ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig at sinabing, napahiyaw ako sa takot at sinabi ko kay nanay ang nakita ko. Pumunta ang nanay ko malapit sa bintana at tinignan nito kung may tao. Ipinakita niya sa akin na wala namang ibang tao doon kundi kami lang. Pero alam ko, andun lang siya. Nagmamasid, nagmamanman. Nung tapos na ang bakasyon, umuwi na kami sa bahay namin sa Manila. Noong mga panahong iyon, hindi na ako binabangungot pang muli. Si Lola naman ang palaging bumibisita sa amin, kaya hindi na kami nagbabakasyon sa bahay niya. Lumipas ang panahon, nakalimutan ko na ang tungkol sa maitim na lalaking iyon. Ilang taon na ang nakalipas, 13 years old na ako, ay nagbakasyon ulit kami sa bahay ni Lola. May kapatid na ako noon at 5 taon na siya. Masaya ako dahil muli kong nakita si Lola. Habang nagkakape sa kusina ang mga magulang ko kasama si Lola, ay inutusan ako ni Papa na ihanda na namin ang hihigaan namin ng kapatid ko. Noon, nilalatag ko ang banig na tutulugan namin ng kapatid ko ay nakaupo naman ang kapatid ko sa isa sa mga kama. Makulit ang kapatid ko kaya nagtataka ako kung bakit bigla na lang itong tumahimik. Nung tumingin ako sa kanya, nakita ko siya na nakatitig sa may bintana at takot na takot. Tinanong ko siya kung ano ba yung sinisilip niya sa bintana. Tumingin siya sa akin at nanginginig niyang itinuro ang bintana. Sabi niya, tumingin daw ako sa may bintana at doon nakita ko ulit yung malaking lalaki at nagsasabing, "Shh! Nung gabi iyon, natulog kaming dalawa ng kapatid ko sa ilalim ng lababo. At simula noon, hindi na ulit kami nagbakasyon sa bahay ng lola ko.